May pila po ako ngayon dito sa Edesibid. Sa Edesibid po makapila sa TV. Ayan, ang dami din ako. Ay, sa PSA pala. Hindi pala sa BBB. Kala ko sa BBB ako. Nakita mo to, hampas ko to sa pagmumukha ko. Once again. Saan ba tayo pupunta, mga lodi, ngayon? So, ayun, pupunta tayo sa Bayumbong. Kuha tayo ng PSA ng aking kapatid, ng aking utol, para sa school requirements niya. Sasamahan natin. Bali, ako yung inarkela niya. Ayaw niyang mamasahero, kaya akong inarkela niya. Makakamura daw siya. Okay, saan nyo mamaya? Nagsusungit tong ulan. Ay, itong ulan, itong ulap, mukhang nagbabadya at pinipigilan niya tayong makakuha. Pero syempre rider tayo, rain or shine. Balik tayo dyan, mga maya-maya lodi. Dito ako ngayon, mga katropa. Ang daming pila sa likod. Sa tingin ko parang matatagalan tayo pumilang hindi ko. Sa labas pa lang. Babalik tayo ngayon, mga tropa. A few moments later. Tayo nandito na ngayon sa PSA Bayumbong. Nakatambay po ako ngayon dito sa Bayumbong University yata to. Ewan ko kung ano to, dito sa likod ko. Walang kung ano yan. Bali, ang gumawa ng PSA ngayon, yung kapatid ko, nasa loob po siya ng opisina. Diyan po siya. Nihintay ko po siya. A few moments later. Finally, nakuha na namin yung PSA ng aking kapatid. Tagal-tagal. Yun, pauwi na tayo. Finally, nakakuha na tayo ng PSA ngayon dito. Daming tao. Grabe. Pinabot kami ng 2 hours para kumuha ng PSA. Lumpik na yan. Pero ang gagawin natin ngayon, guys, maghanap tayo ng masarap na kakainan dito ngayon sa Bayumbong. Pero ang plano ko sa barbecuehan, sa kinainan namin sa parting... Sa mga gustong pumunta rito sa Bayumbong, kumuha ng PSA. Mas maganda siguro kung magmotor kayo. Lalo-lalo na mga taga Isabela dyan. Kumuha ng PSA, dapat may sarili po kayong motor para mabilis. Kasi kung magta-travel ka through bus, agaan mo. Dapat alas 4, ganun, nakasakay ka na ng van. Okay. Dahil wala akong alam na pansitan dito sa Bayumbong, ang gagawin natin, mag-aarap na lang tayo ng kakainan. Kahit yung simple lang. Barbecuehan. Barbecuehan, may alam mo, barbecuehan dito. Yun lang ang alam ko, masarap dito na kainan. So, titignan natin kung open sila ngayong araw. Monday. 5 years ago na hindi na ako kumain doon. Hindi ko lang alam kung buhay tayo kailan yan. Okay, we are leaving now the center of Bayumbong. This is the welcome arc of Bayumbong. Yun, Lodi. Uy, may riders pala dito, nakabag. Sige sa'yo, master, kung sino ka man. Manood ka na lang ng vlog ko at Cap Joel. Cap Joel TV pala, sorry. A few moments later. Medyo kakanan tayo, Lodi, kasi dito yung pagkakaalala ko yung ano, masarap na barbecue ang mga Lodi. Nagkasamang kanin. Wala na mga Lodi. Parang wala na. Sabi ko na nga mga Lodi, nagsara na nga mga Lodi. Ang barbecuehan. Putik na yan. Pag kami kakain nito, gutom na ako. So wala kaming makainan dito, mga lodi. Wala naman na yung nagbabarbecue, mga lodi. Okay, back on the street na lang tayo, mga lodi. Dito sa kurbada na yun, maraming aksidente rito eh. Freeway ng daan ngayon ah. Walang gano'ng sasakyan.
Akala nyo marilaki ano. Nagkakamali kayo mga lodi. Dito lang yan sa Bayombong lodi. Aso hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikita pasalubong mga lodi sa asawa ko. Baka mamaya pagalitan ako nun pag uwi ko, wala akong pasalubong. Next time din ako payagan mag rides. Parang mukhang ako pa yung pasasalubungan ng asawa ko mga lodi. Oh, diba? 4 lanes, saan ka nakakita ng 4 lanes sa bundok? A few moments later. Hindi tayo natuloy kanina sa Nueva Vizcaya magpansit kasi wala akong nakitang pansitan doon. So ang gagawin natin ngayon, dumiretso ako dito sa Itiyagi, dito sa amin. Dito na lang ko kayo ipapansit sa Rapsa. Dito lang sa Itiyagi at sa San Fabian, dito sa amin. Paborito ko kasi yung pansit dito. So anong subukan na natin? Tara! Lodi, Petmalu, Werpa, Walwal. So ang pinili ko yung lodi, dalawa yung order ko. So maya maya makukuha na natin yung order natin. A few moments later. So ito na nga yung sinasabi ko kanina na masarap na pansit mga lodi. Ito, may serve na sa akin. Bili lang tayo ng tatlo mga lodi para tingnan ko sa inyo. In 3, 2, 1. Sarapin lodi. May topping siya. Tapos may sabaw pa. Sibuyas. Sigurado natin ito. Let it load. Here na. 2,000 years later. Yun. So yun nga. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Grabe. Nalopat ako. Hindi ko na nasabi kung masarap yung pansit sa inyo. Pero yun nga. Dahil paborito ko yun. At lagi-lagi akong kumakain dun. Masarap talaga yung pansit doon sa San Fabian Itiyagi. Pero kasi yung may-ari doon, taga Togigaraw. Tinanong ko siya kung saan niya natutunan magluto ng batil patong sa kaibigan niya doon na taga Togigaraw. Pero taga Togigaraw may-ari doon. Bali, sobrang sarap lodi yung mga pansit na sineserve nila. May anim sila na klase na pansit mino doon, lodi, kung napansin nyo kanina doon sa mga mino. Marami siyang klaseng pansit, kaso yung iba mas mahal, mas marami ingredients, mas masarap. Tsaka okay na ako doon sa 70 kasi marami na, baka di ko rin maubos. Alam mo naman, diet ako kasi yun, medyo tumataba na ako. So yun nga, maraming salamat sa mga subscriber ko, kahit ilan pa lang kayo sa mga nanonood. Thank you sa kaibigan ko na si Paring Herson, na kung napapanood mo man ito, nananawagan ako sa'yo, pre, turuan mo pa ako na. De, joke lang. Na-apakan ako sa'yo na ikaw ang isa ka sa mga inspirasyon ko sa mga vlogging ko. Soon, siguro, mag-improve tayo mag-vlog. So, yun nga, mga lodi. Hanggang dito na lang tong vlog ko, lodi. Huwag niyo pong kalilimutan, ano? Subscribe po tayo, at saka like and share. Thank you po.